So for today's video vlog nga mga sir, ay tuturuan ko nga po kayo ng step by step procedure kung paano mag-install ng Honda TMX 155 engine guard dito sa my Honda TMX 125 Alpha natin. At syempre, i-cool down muna natin yung makina nito pati yung sa tambucho niya kasi kakalagin po natin yung tambucho rito. Tapos lalagyan po natin siya ng bolts dito sa my chassis. Pero bago tayo magsimula mga sir, ay kung bago pa lang kayo sa aking munting channel, ay huwag nyo sanang kakalimutan na i-click yung subscribe button pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload tayo ay lagi kayo ma-notify at lagi kayong updated. At simulan na natin. At syempre yung mekaniko nga natin dito ay si Sir Ben's Keywork ng ka-ABR natin mga sir. So shoutout sa mekaniko natin na si Ben's Keywork. At ito nga po pala yung mga kailangan natin. So syempre bumili tayo ng engine guard ng TMX 155 dito. So genuine na rin po ito mga sir. At yung pagkabili nga natin dito ay nasa 500 pesos. Tapos bumili na rin po tayo ng bolts dito na size 14. So maikli po kasi yung sa may stock bolts niya. At syempre kailangan din po natin ng bracket dito para connected po ito sa chassis natin at hindi po siya nakahang at mas matibay po yan. So binigay po yan ng lolo ko. Ayan, kinalag po kasi namin yan sa TMX 155 niya. At dito nga mga sir, tatanggalin po natin yung tambucho. So panoorin nyo muna kung paano tayo magtanggal ng tambucho dito. Dito nga mga sir, ang kailangan nga po nating size na tools dito ay yung size 14mm socket wrench. So tatanggalin po kasi natin yung ehe dito mga sir. So papalitan natin ng bagong ehe yan. Mamaya papakita ko po sa inyo yung stock ehe ng Alpha natin compared dun sa pang TMX 155. So tanggalin muna natin yung ehe dito mga sir. At nung napaluwag na natin yung ehe dito mga sir, so ayaw niya pong matanggal. At tatanggalin muna natin yung dalawang bolts dito sa may footrest natin. Dahil tumatama po yung ehe dito sa may bakal ng footrest natin. So bali dalawang bolts po yung tatanggalin natin dito mga sir. So bali size 12mm na wrench po yung gagamitin natin dito. So tanggalin muna natin yung dalawang bolts dito na nasa ilalim. At dito rin po sa side po mga sir, dito sa may footrest, tanggalin din po natin yan. Dito po sa may preno. So may makikita po kayong dalawang bolts dyan. Bali size 12 din po yan. Bali apat po yung tatanggalin natin dito mga sir. So kailangan nga po mapaluwag po natin yan para makabit na rin natin yung engine guard mamaya.
pagkatapos na nga nating matanggal yung apat na bolts dito sa may footrest, ay pwede na po nating tanggalin yung ehe dito. So yung ehe po ng Alpha dito mga sir ay napakaliit. So hayaan nyo munang may matirang isang bolts dito sa may footrest para hindi na po tayo mahirapang magkalag at kabit. At dito mga sir, ituturo ko sa inyo yung tamang posisyon ng bracket. So kunin po ninyo yung pinaka malaking bracket dito. So sa left side nyo nga po siya ilalagay. At ilalagay muna natin yung stock ehe natin. So papakita ko sa inyo yung magiging itsura niya kapag nakakabit. So bitin po yan mga sir, kailangan po natin ng ehe ng pang 155. At meron din pong bushing yun mga sir. So hindi pa natin nakakabit yung isang bracket dito, ay bitin na po siya. So meron pa po yung lock dito mga sir. So tatanggalin muna natin yan at ipapakita ko sa inyo yung stock ehe ng 155. So ito po yung ehe niya mga sir. At kapag bibili pala kayo nito mga sir, dapat set nyo na pong bibilhin kasama na yung engine guard, yung bracket, pati yung ehe at mga bolts dito, pati yung bushing. So ganyan po yung itsura niya. At meron din po palang washer yan. At ilalagay muna natin yung bushing at yung washer, tapos yung bracket, and then yung ehe naman natin. At pagka nalagay na nga po natin yan mga sir, ilalagay na rin natin yung kapartner nito na bracket. So yung medyo maliit po yan, at dito nga po yan nakapwesto dun sa foot brake natin dito sa may right side. So ganyan po yung magiging itsura niyan mga sir. At pagkatapos nga niyan mga sir, ilalagay na po natin yung lock niya na nut dito. So hindi muna natin higpitan yan para may play pa rin po yan. At matansya po natin mamaya yung butas para may pasok din po natin yung bolts dito sa may engine guard. At pagkatapos nga niyan mga sir, kuha lang din tayo ng tools dito na size 10. So dito nga po tatanggalin natin yung dalawang bolts dito sa may chassis natin, papunta dun sa may makina natin. At ilalagay na nga rin po natin yung engine guard natin dito. At ipapakita ko nga rin po sa inyo yung pinagkaiba ng stock bolts dito sa may binili nating mahabang bolts na size 14. So ilalagay na rin po natin yung engine guard pati yung bolts natin dito. At nilagyan na rin pala natin siya ng lock dito na nut. So hindi muna natin yan hinigpitan para matansya po natin yung butas niya dito sa ilalim. At pagkatapos nga po niyan mga sir, ibalik na rin po natin yung apat na bolts dito sa may footrest natin. In audio. At pagkatapos na nga nating mahigpitan yung mga bolts dito sa may footrest natin, lalagyan na rin po natin siya ng ehe dito sa may bracket at yung sa may engine guard natin. Papunta po dun sa kabilang pwesto. At higpitan na rin po natin yan mga sir para mapix na rin po natin. So meron po yung lock bawat gilid dito sa may butas niya mga sir. In
At pag naigpitan na nga natin yung mga bolts sa ilalim at yung ehe, ilalak na rin po natin yung tinanggal nating ehe dito na mahaba, mga sir. So kailangan nga po may pang-contra po kayo dyan para maigpit na maigpit po yan at talagang matibay. So ang kagandahan po dito sa engine guard ng TMX155 ay hindi po siya nakahang. Connected po ito sa chassis. Kahit na malubak po tayo or matamaan po yan ng humps, engine guard po natin yung unang tatama, hindi po yung makina natin. Kasi kapag wala po tayong engine guard tapos tumama po tayo sa bato dito or yung sa makina natin natamaan ng bato, mababasag po yan, mga sir. At karamihan pa naman po sa mga naka Honda TMX125 Alpha ay naka lowered po. At ang kagandahan dito, mga sir, kapag kasi sidecar natin siya, dito na po natin siya ilalagay. So wala na pong bakas ng lalagyan ng palaman dito sa may foot peg kapag ka nag sidecar po tayo. Yan po yung kagandahan sa may engine guard. At dito nga, mga sir, higpitan na rin pala natin yung mga bolts na kinabit natin dito sa taas ng chassis natin dito sa may engine guard natin. At dito nga, mga sir, sa left side meron pong gitna dyan na walang bolts. So baka magtaka po kayo, hindi natin nilagyan yan. Yung pang 155 po kasi meron po yung butas. Dito po sa TMX125 Alpha ay wala pong butas yan. Pero okay lang po yan, mga sir, kahit na walang bolts dito. At pagkatapos nga yan, mga sir, ibabalik na rin natin yung tambutso natin dito. At sa wakas, nakabit na nga po natin yung engine guard ng TMX155 dito sa may Honda TMX125 Alpha natin. At talagang safe na po yung makina natin kahit na naka-lowered pa po tayo. Ang unang sasagi po dyan sa sahig ay yung engine guard natin. At okay lang po na magasgasan yung engine guard natin. Huwag lang po mabasag yung makina natin, mga sir. At kung may lig nga po pala kayo sa mga ganitong klaseng video content, yung mga tutorial, quick review at mga motor review, mga sir, huwag nyo po pala sanang kakalimutan na i-click yung subscribe button pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ng mga ganitong samot-saring video ay lagi po kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching. She's a